Ito po, welcome to my YouTube channel. Sa araw na to, nagluto po tayo ng nilagang baka. Share ko lang po sa inyo. Kaya tara, samahan niyo po ako. Mag-intro muna tayo. Ito na po yung ating nilagang baka. Share ko lang po sa inyo. Sana po nagustuhan nyo. Ito na po yung ating mga sangkap. Kakailanganan natin dito ang mais, corn, onion, cabbage, paminta. Yan po yung ating buntot ng baka na pakulo ko na po, tsaka maglalagay po tayo ng patis at bagu beans and beef stock cubes po. Yan po ang ating mga sangkap sa ating nilagang baka. So yan po, naglagay na po ako ng tubig sa kaserola at pakukulaan po natin ito bago po natin pakuluan. Lalagyan na po natin yung ating paminta at sibuyas. So yan po, pakukuluin muna natin ito bago natin ilagay yung mga ibang sangkap, bago natin ilagay yung ating beef tail, yung buntot ng ating baka. So yan po, pakukuluan lang po natin. So, ayan, kumulo na po. Kaya, ilagay na po natin yung ating beef tail. Ayan, isa-isahin na po natin na ilagay ito. At pagkatapos po natin ilagay yung ating meat, yung beef tail po natin, ilalagay na po natin yung beef stock cubes natin. Sasabay na po natin na ipakukulo, lulutuin sa karne ng ating baka. So, ayan, dalagyan na po natin yung ating beef cubes. So, ayan po, hintayin po natin na kumulo po ulit ito. Lutuin po natin yung ating beef tail. So, niluto ko po ito ng siguro 1.5 hours. So, mahinang apoy lang po. Thank you.
So yan, medyo malambot na po yung ating karne ng baka, kaya pwede na po natin ilagay yung mais. Sesahin po natin na ilagay ito. Yan lang po. Tatakpan po natin ulit ito at lulutuin ulit. Yung apoy natin, lalakasan muna natin hanggang sa kumulo na po siya. Pag kumulo na po siya, yung hinaan ulit natin yung apoy. Yan. Kumulo na po siya, kaya pwede na po natin hinaan yung apoy. Hintayin po natin ulit na ito ay maluto. Bago natin ilagay yung ibang sangkap mamaya. Yan, hinaan ko lang po yung apoy. Yan po, malambot na po. Malambot na yung ating karne ng baka, kaya pwede na po natin ilagay yung ating mga gulay, yung baggy beans at yung ating cabbage. Tsaka po pala, hindi ko po ito niluto ng matagal, ating cabbage. Pakuluan lang din po natin ito at pwede na. So yan, pagkatapos po natin ilagay ang ating mga gulay, titimplahan na po natin to. Maglalagay na po tayo ng patis. Saglit ko lang po yan na diluto. Yan. At saka pag hindi nyo pa po kakainin agad, hindi pa po kayo kakain agad, dali pwede nyo pong tanggalin separate yung mga gulay para hindi siya madudurog. Masarap po kasing kainin yung mga gulay pag medyo crunchy. Yung may kinakagat. Yun. Pero depende po sa inyo kung ano po yung gusto nyo. Kung gusto nyo pong malambot o hindi. Sa akin po kasi gusto ko po yung may ningunguya. medyo malutong-lutong. So, yan. Maraming salamat po guys sa lahat ng sa inyong patuloy na panonood. At maraming salamat sa suporta. Paki-subscribe na lang po kung hindi po kayo nagsa-subscribe, pa-subscribe na lang. Yan po, okay na po yung ating nilagang baka. Kaya tara, samahan niyo po ako na kumain. Sasandok na po tayo. At titikman na po natin. Yan, kukuha na ako at magsasandok na ako at maglalagay na sa mangkok at tayo po ay kakain na. Masarap pong kumain pag bagong luto. Kaya tara, samahan niyo po ako na kumain. Humigop na ang sabaw, lalo na't tag-ulan ngayon. Kain na po tayo.
po nakita niyo na kung paano natin niluto yung ating nilahang baka. Sana po nagustuhan nyo. So, ito po natin ang ating video sa araw na to. Don't forget, like, share, comment, and subscribe. Bye! Thank you for watching. God bless you. See you po sa susunod pong videos.